Ayaw bang mag 3 wheels na e-trike dahil sa takot na baka ito tumagilid? 4 wheels electric ba ang hanap mo na pasok sa budget pero hindi mo alam ang pipiliin? O walang problema ang budget sa'yo pero hindi mo alam kung alin ang maganda? Tara, at samahan niyo ako. Panoorin ang video na ito upang matulungan kayong pumili ng e-bike na para sa inyo. Ipaghambing natin ang mga models ng dalawang brands ng e-bikes na madaming branches, ang NWOW at Jonson. Hindi ko nire-recommenda na kayo ay bumili ng e-bike na malayo sa inyong branch o shop for repair and warranty purposes. Sa uling bahagi ng video ay may bonus model na electric 4 wheels para sa mga walang problema sa budget. Kaya tapusin ang video na ito. Para sa red corner, ang unique na NWOW EMC Golf. At sa blue corner naman, ang Jonson City Golf na maraming brand na kamukha kagaya ng e-bike ng Sumero. Number 1. Price. Ang price ng NWOW EMC Golf ay 85,000, habang ang Jonson City Golf naman ay 74,800. Malaki ang diferensya pagdating sa presyo. Alamin pa natin kung ano ang nagpamahal sa e-bike na ito ng NWOW. Number 2. Dimensions. Kailangan nating malaman ang sukat upang malaman aling e-bike ang kasya sa garahe ninyo kung may kaliitan ito. Mahirap mag-park sa labas ng bahay dahil uso ang nakawan ng e-bike. Ang EMC Golf ay may haba na 2,400 mm, lapad na 1,020 mm, at tangkad na 1,740 mm. Habang ang City Golf naman ay may haba na 2,150 mm, lapad na 1,000 mm, at tangkad na 1,600 mm. Mas mahaba ng 25 cm ang sa NWOW at mas matangkad ng 14 cm. Mas kakain ng espasyo sa parking ang e-bike ng NWOW. Pero mas madami kaya ang masasakay dito dahil mas mahaba siya? Number 3. Wheels and tires. Ang stock na gulong ng sa NWOW ay size 10 tubeless tire. Ngunit ang napansin ko ay parang racing track tire dahil sa nitis, pagkabilog at walang masyadong clearance ang mag sa lupa. Gulong na bagay sa cornering, pambanking-banking na hindi naman ang purpose ng 4 wheels e-bike na ito. Kung kakargahan nito ng mabigat ay maaga itong mapupudpod. At kung paahon naman ay hindi masyadong kakapit ang gulong nito dahil sa design ng tire tread nito. Hindi kagaya ng gulong sa Jonson ay size 8 lamang. Ngunit, mas makapal ang tubeless tire niya kaya mataas ang clearance ng mag sa lupa. Mas kakapit din ang gulong nito kung paahon dahil mas malalim ang tire tread nito na parang all-purpose type na tire. Kung kayo ay naguguluhan, para kung hinambing ang gulong ng NWOW sa gulong ng isang Kawasaki Ninja 400. At ang gulong ng Jonson ay parang gulong ng isang Kawasaki Barako 175. Lamang lang ng isang gulong ang sa NWOW dahil meron na itong kasama na reserbang gulong sa likuran. Number 4. Differential motor. Ang motor ng dalawang unit ay parehong may 800 watts motor. Ngunit dahil mas malaki ang body ng EMC Golf plus ang spare tire na kasama, kaya lamang nitong magkarga ng up to 215 kilos base sa advertisements nila, habang 250 to 300 kilos naman ang kayang ikarga ng Jonson, marahil dahil sa mas maliit ang body nito. Mas makakasakay ng maluwag ang 3 hanggang 4 na katao na nasa 50 to 60 kilos ang bigat sa NWOW. Ngunit mas mapapaandar ng Jonson ang 3 katao nang walang kahirap-hirap. Number 5. Battery. Nakalamang ang NWOW dito dahil sa presyong 85,000 ay 60 volts 32Ah lead acid battery na ito. Habang ang Jonson na worth 74,800 ay 60 volts 20Ah lamang. May option upang gawin itong 40Ah pero magdadagdag ka nga lamang ng bayad dito. Pagdating sa palayuan ng biyahe sa isang full charge ay hindi nagkakalayo ang dalawang ito. Ang EMC Golf base sa postings ay 40 kilometers habang 30 to 45 kilometers naman ang Stock City Golf. Kaya hindi masyadong malaki ang agwat ng biyahe ng mas mabigat na 32Ah ng NWOW dahil malaki din ang body nito.
may option na i-upgrade ang battery ng NWOW to 60 volts 45Ah para sa mga nagnanais lumagpas ng 40 kilometers ang range sa isang full charge. Ang kaso ay magdadagdag ka ng bayad dito at masihirap nga lang ito sa pag-ahon dahil dagdag bigat ito. Number 6, speed. Maaaring mas mabilis ang City Golf na base sa postings ay 30 to 40 kilometers per hour kumpara sa EMC Golf na 30 kilometers per hour lamang dahil mas maliit ang body ng Jonson. Kahit na pareha silang 60 volts battery at 800 watts motor ay nagbabase pa rin sa bigat na kabuuan ng e-bike ang bilis nito. Number 7, charging. Pagdating sa bilis ng charging ay halos parehas lamang ang dalawang ito na 8 to 10 hours ang aabutin ng full charge gamit ang mga stock na charger. Number 8, braking system. Mayroong drum brake ang City Golf habang disc brake naman ang sa EMC Golf. Ang kaso lang ay sa likuran nga lamang ang preno nito. Kung kailangang mag-emergency brake ng harapang gulong ay wala ang EMC Golf. Mas reliable kasi ang preno sa harapan pagdating ng emergency. Pero dahil mayroon naman brake sensor ang mga controller ng e-bikes, ay stop pa din naman ang pag-andar ng differential motor kahit harap o likod na preno pa ang pag-anahin. Mayroon ding handbrake sa ibaba parehas, kagaya ng sa normal na sasakyang di gasolina, may additional lamang na brake ang City Golf sa handlebar nito. Number 9, steering wheel and driving system. Marahil ito ang nagpamahal sa NWOW EMC Golf dahil ang pagmamaneho nito ay kagaya na ng sasakyan na naka-steering wheel na. Maganda ito para sa mga sanay na sa kotse at sa mga nagbabalak palang mag-aral na mag-drive ng kotse. Dahil naka-foot accelerator, pedal na ito kagaya ng automatic na kotse. Habang ang City Golf ay mukha lang itong steering wheel pero design lamang ito dahil naka-throttle handle pa rin ito kagaya ng sa motorsiklo. Number 10, dashboard and accessories. May built-in radio, speaker, electric fan ang parehas na unit. Bagay na nadagdag sa mga EVs ng NWOW na may tatlong gulong pataas. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ganun ang presyo ng sa NWOW kumpara sa Jonson. Nasa dashboard ang digital panel ng EMC Golf, habang ang sa City Golf naman ay nasa mismong driving handle nito. Pareho ring may automatic wiper ang dalawa. Number 11, honest comments. Sa overall appearance ng EMC Golf ng NWOW bilang isang ERVS2 user, hindi ko nagustuhan ang front part ng EMC Golf dahil napaka-plain nito at nagmukhang laruan. Although, unique ang itsura ng EMC Golf dahil wala itong kagaya ng mga e-bikes at e-trikes dito sa Pilipinas. Hindi rin bumagay ang size ng tire nito. Mas okay sana kung ginawa na lamang itong size 8 mags pero nilaparan ng gulong para nagmukha talaga itong golf car. Madami rin ako nabasa sa EMC Golf Group na may kabilisang mapudpod ang gulong nito na hindi man lang umabot ng 6 na buwan. Marahil may hindi akma sa kapalodo nito na sumasayad ang gulong kaya mabilis itong napupudpod. Bagay na maaari pang i-improve ng NWOW pagdating sa 4 wheels. Ang maganda sa EMC Golf ay swak na swak ang unit na ito sa mga nagpa-practice mag-drive ng tunay na kotse. Ito na yata ang pinakamurang electric 4 wheels na naka-steering wheels na. Pagdating naman sa City Golf ng Jonson ay ayos lamang ang itsura nito. Golf car pero mas makitid. Madami rin itong kagaya na itsura sa ibang e-bike shops at rebranded na lamang ito. Baka makuha ninyo pa sa mas murang halaga ito sa ibang hindi sikat na e-bike shops. Para sa akin, bitin din ang baterya nito na 60 volts 20Ah. Malamang ay mapa-upgrade ka ng battery nito ilang araw matapos mo ito mabili dahil lagi itong lobat. Dagdag bayad ka na lamang dahil nasa iyo na ang unit at hindi na ito masasauli pa. At hindi ko na ito patatagalin pa. Ang bonus top of the line electric 4 wheels ay ang Lucky Agila ng Lucky Lion. Itsurang moon buggy na may roof rack sa ibabaw na parang sasakyang ginagamit sa buwan. Compact ang style ng Lucky Agila version 1. Natalikuran ang driver at pasahero nito na hanggang 4 na katao ang maaaring magkasya. Habang typical style naman ang Lucky Agila version 2, nakagaya ng mga naunang unit na hiwalay ang driver at passenger seat. Top of the line nito dahil mayroon na itong 1,500 watts differential motor
halos doble ng mga nauna kong sinabi na unit. Hindi ka na din mabibitin sa layo ng baterya nito dahil 60 volts 45Ah na ito sa stock unit. Naka-power steering na ang manibela nito na mag-feel mo ang pagdadrive ng kotse dito. Downside nito ay bandang Cavite pa lamang ang branches nito at ang tumataginting na presyo na 150,000 pesos. May kamahalan pero ang aking balita ay pulido daw talaga ang pagkakagawa sa electric four wheels na ito. Oh, may napili ka na ba sa mga unit na yan? Sa tingin mo ba ay tama sa presyo ang 4 wheels kaysa sa takot mong tumagilid sa 3 wheels? O magpa-practice ka na lamang ba sa mas murang 3 wheels e-trike? Kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel. At pag-click na rin ang notification bell para sa more e-bike facts at updates. Marami pong salamat sa panonood!